hapon, nagkita si Pagong at si Cunejo sa daan. Piniro ni Cunejo si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Pinsalto si Pagong sa mga biro ni Cunejo. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Cunejo sa kanyang mga paratang, kinamon niya si Cunejo at nagsabing, "Kung gusto mong subukan ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanan sa isang paligsahan? Maaaring mabilis ka subalit malakas naman ang aking resistensya," ang hamon ni Pagong. "Anong paligsahan ang nais mo?" tanong ni Cunejo. "Kung gusto mo ay unahan na lang tayong makarating sa tuktok ng ikatlong bundok," sagot ni Pagong. Nagalak si Cunejo sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapi niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nangumbida ng kanilang mga kaibigan upang saksihan ang kagilahil-alas na paligsahan. Kinabukasan, umagang umaga, marami ang nagsidalo. Tumating ang kalabaw na minsan na ring nakalaban ni Pagong, ang kabayo, baboy, palaka, bibe, manok, aso, pusa, kambing, baka, pato, lawing, USA, baboy ramo at marami pang iba. Hindi, magkamayaw ang mga hayop sa kasiyahan. Noon lang sila makakapanood ng ganoong klaseng labanan. Ang unggoy ang nagbigay hudyat ng pasimula ng paligsahan. Sa pasimula pa lang ay naiwan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Cunejo si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang pagitan. Narating ni Cunejo ang tuktok ng ikalawang bundok. Hindi na niya matano si Pagong. "Ah, mabuti pa ay mamahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Napakalayo ng agwat naming dalawa," ang sabi ni Cunejo sa kanyang sarili. Naupo si Cunejo sa ilalim ng isang puno. Nang dahil sa kapaguran, hindi niya namalayang siya ay nadlip. Samantala, si Pagong ay nakarating sa tuktok ng ikalawang bundok ng magtatanghali. Inabutan pa niya si Kunhong naghihilik. Imbing na himbing si Cunejo. Dala marahil ng kanyang kapaguran. Magdedapit hapon na nang matano ni Pagong ang rurok ng ikatlong bundok. Malapit na siya. Noon palang nagising si Cunejo. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong subalit wala pa rin. Sinimulan na niya muling tumakbo. Takbong walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa ituktok ng ikatlong bundok na namamahinga na. Iyawan ang lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Cunejo naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Kumingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pang-iinsulto. Simula noon ay naging halimbawa na ng mga hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa.